Welcome to my channel. So for today's video, I'll be sharing my everyday college makeup routine and also what's inside my bag para lang din ma-share ko yung mga essentials and yung mga gamit na dinadala ko sa school araw-araw. Now for the makeup routine, nakapag-get ready with me na ako sa aking previous video which is the first day of sophomore year. And kung hindi niyo pa napanood, panoorin niyo na. Like, now, huwag niyo na ito panoorin. Joke lang. So yeah, but if hindi nyo pa napanood, ililink ko na lang siya somewhere. Ginawa ko lang dito video na to para lang magkaroon ng detailed version nung aking get ready with me doon sa video na yan. Basta, gets na yan. So, let's just get started. Tama na ang mga dal, you know. Wait. So, to start, alisin ang hair sa mukha, you know. And also, if napapansin nyo nang ako, oo kasi sinisip ko na ako just gonna die. But yeah. So, ang pinakauna kong ginagawa is skin prepping. So, for my serum, I'll be using this Miracle Repair Luminous Bright Serum from Luxe Organics. So, sa video ko yung pinakaunang video ko, which is yung makeup routine ata, wala pa akong serum na ginagamit. Kaya recently ko lang ito nalaman. Kasi kinapanood ko na kailangan magkaroon ka ng serum sa skin prep mo. Like after mo mag facial wash, dapat meron kang serum. Okay? So after ng serum, next naman is moisturizer. I'll be using this Myra E Smooth Glow Whitening Facial Moisturizer. After putting moisturizer, next naman is sunscreen, and for my sunscreen, I'll be using this Super Goop Unseen Sunscreen. It has SPF 40. Also, it acts as my primer, kaya parang 2-in-1 na siya. And also, maglalagay lang ako ng chapstick sa aking lips para hindi siya dry. After skin prepping, next naman is maglagay na tayo ng makeup sa face. And ang una kong nilalagay is this Fit Me Fresh Tint in the shade 5 and it has SPF 50. So, skin tint siya kaya sobrang gaan lang. Pero nakakover niya talaga yung mga redness sa face mo. Parang nag-act talaga siya as your foundation pero sobrang light lang. Tapos ayun nga, may SPF pa kasi nga skin tint na talaga siya. Kaya ito yung ginagamit ko first coat. Para light lang talaga siya, hindi siya heavy sa mukha. You know? Sinuspread ko lang muna siya like this sa aking face. Tapos siya ako siya i-blend with the sponge. You know what I mean? Wait, naayusin ang man. Parang nila man nakakatulong ang hair. So now, i-blend ko na siya using a sponge. And also, I'll be spraying my sponge using this aloe vera soothing gel mist. Para lang hydrated yung sponge. So yeah, i-blend down natin siya. Now, after ma-blend, next naman is maglalagay ako ng powder. And for my powder, I'll be using this Clear Smooth All-in-One Powder from Maybelline. And I'll be using a brush. And for my brush, I'll be using this Fashion 21 brush. And ganito siya, ang cute lang. Kasi may cover na siya, so hindi siya madudumihan. Like,
Ganyan, ganyan siya. So, if gusto mo siya i-close, angat mo lang, then put the lid, and then, yeah. Tapos, pagbubuksan mo, ang cute, kasi tumala ko, kaya kashiner ko na. So, yeah, maglalagay lang ako ng powder. After putting powder, next naman is blush. And for my blush, I'll be using this powder blush from MAC. Again, I'll be using this brush to put my blush. Uy, where the rhyme? And ang gusto ko sa blush na to is natural looking lang siya, kaya parang hindi ako sinampal ng kung ano. Now for my lashes, ang gagamitin ko is this 202 waterproof mascara and yung curly niya. Parang gusto ko dagdagan yung blush ko. Uy! Sabi naman. Ayan, onting dagdag lang. So, after naman ito is yung last step na, which is sa lips. And ang gagamitin ko sa aking lips is this Happy Skin Kiss and Bloom Glossy Tint in the shade Blossom. Ito yung nilalagay ko sa cheeks ko before, but yeah, ngayon, lips na lang muna siya. And yeah, this is the finished look for my everyday college makeup routine. So, super simple lang and lightweight kasi ayoko din ng heavy makeup pag pumapasok kasi bumabiyahe din ako and lagi ako nagpapawisan. So yeah, this is the finished look. What you guys think? What you guys think? But yeah. So for the next part of this video is I'll be sharing with you guys what's inside my bag. So for my bag, I'm using this Michael Kors bag. I think to kay ate. Pamana niya. Hey, pamana. But thank you ate for this bag. So now let's open it. Let's open it. So ang una kong buksan is this compartment. But yeah, so ito yung naman niya. Preview. So una is of course this yellow bag. Ito ang pinakailangan sa college kasi dito nagpa-quiz and all that stuff. You know, kailangan na kailangan nyo ito. And also, think ko mas okay na isang one hole na talaga yung meron kayo para pwede nyo magupit crosswise, pa-lengthwise, or something, you know, para isahan na lang. Pero meron na din naman nabibili na yellow pad na crosswise yung size, lengthwise, you know. Pero for me, mas okay na isang buo na lang, tapos gupitin mo na lang siya. So like this, pwede pala siya. Magupit na kayo ng mga ganito para kukuha na lang kayo. Okay? Okay. So, ang next naman is, of course, another yellow. Next naman na kailangan is index card. This is a 1/8 index card. And kailangan namin yellow. And para sa mga recitation, kaya kailangan nyo ito. Okay. But yeah, index card. Kaya dapat magkaroon na kayo nito sa bag nyo. Next naman is yung aking binder. Nabili ko to sa Shopee and matagal na sa akin to. Parang grade 11 pa lang ata or grade 12. Gamit ko na to. Ang binibili ko na lang is yung refill niya, yung mga papers. And ang ginagamit kong paper is yung grade. Like, ayan. Kasi wala, mas gusto ko lang. Tapos, ang maganda dito yung colors niya para ma-organize or ma-divide yung mga subjects mo. Para alam mo kung saan ka agad pupunta, like that, like chan, chan, ner, chan, ever. Okay.
So yeah, masasuggest ko na talaga to kasi para isa na lang yung dadalhin nyo tapos makapal siya. So pwedeng mas marami pa yung malagay mo sa loob. So yeah, this is my blender. Next is, of course, ang essential. Ito yung ating makeup bag. Dapat hindi ito mawawala, you know. But yeah, makeup bag. Andito yung mga makeup ko, mabango, toiletries, you know. Yan, nandito lang sila lahat para isang bitbita na lang. Next is, ang pinaka-essential sa UST, payong, syempre, dahil sobrang init. At syempre, maulan din. Kaya kailangan magkaroon ka lagi ng payong para yung magkasakit. Next. Wala na palang next. Next, ano na? Next compartment na. Itong second. So, ang laman naman ito is ito. So, first is, ayun, extra masks. Yan, kasi minsan kailangan pa rin talaga. Kaya nagdadala na ako ng isang pack. Next naman is my wallet. You know? Wala namang laman. Next is, isa pang essential sa UST is pamaypay or fans. Okay kung fan para hindi na kayo mapapagod. And sa mga commuters din, kailangan nyo to. Kasi yung sobrang init sa Pinas. So yeah, fan, ang tama. And, ang laman ang buko. Ah, ito. Itong lens ko para sa camera. Para magkaroon ako ng fish eye effect or wide lens ba tawag ito? Tapos nag-use nyo na ito. Ayan o. Ayan siya. Tapos lalagay nyo lang siya sa phone para magkaroon nyo ng fish eye effect or yun nga, parang 0.5 effect sa phone nyo na walang 0.5. Next is alcohol, syempre. Glasses ko para in case kunyari alisin ko yung contacts ko, meron akong magamit pa rin para di ako bulag. Next is mirror, of course. Hindi pwedeng mawala ito. Next is ano pa? Power bank. Ito. Of course, kailangan din to. Lalo na pag malayo yung bahay mo. Or basta pag nagko-commute ka para makapag-update ka and all. Para hindi ka malobat agad. Okay? Okay. And ano pa? Tissue. Hindi ko lang nasama doon. But yeah, kailangan ng tissue, wipes. Kailangan din para in case mag-CR ka sa public or sa school, meron kang ready. And of course, pen, pencil, and then highlighter. So, kung maitatanong nyo, bakit wala akong pencil case? Wala lang. Kasi nakakasakop sa space. Ay! Pero yung makeup bag, ang laki-laki, hindi maalis. Sorry. But yeah, ito lang naman kasi yung kailangan ko. Black pen, tapos purple, kasi wala. Favorite ko yung purple. Tapos highlighter, na purple. Tapos pencil, na purple. Next, ano pang naman nila? Wala na pala, just me. Next na pala. Ito ang pinaka-last part dito sa pinakaliit. And ano po isang unang laman nito? Ay, hindi, dalawa. So, ang unang laman is earphones. Ang pinaka-essential for me. Kasi hindi ko to pwede makalimutan. Just go. Makalimutan ko na lahat, huwag lang to. And ang last is coin purse, pero parang di ata to coin purse. Ginawa ko na siyang coin purse kasi wala akong makita. Dito ko nilalagay yung mga pamasahe ko para isang kuhaan na lang, you know. Ayan siya. So yeah, yun lang naman ang laman ng aking bag. Yun lang naman din yung nagagamit ko sa school. So yeah. And also nagdadala din pala ako ng water. Kasi water ko. So, ito, dinadala ko din tong aking tumbler. Bago siya, kasi nga, naiwan ko yung isang akong tumbler sa tricycle. Shoutout po sa inyo, pwede po pakibalik. Uy! But yeah, kakabili ko lang nito. And ang tatak niya is Tieso. Ewan ko. Basta, yung mga nakikita ko sa TikTok, and ang cute niya. Kaya, okay din, napabili ako. And also, purple, kasi favorite ko. Purple! Okay. And ang maganda dito, and ang nag-endorse, maganda kasi may straw, tapos may option na iinom ka, like, ganun.
Ganun. Tapos may handle na din siya. So, madali lang siya. Like, ganyan or ganyan. Like, talaga. So, ayun. Yun lang naman ang aking mga dinadala sa school. Ang pinaka-essential talaga pagdating sa college is yung yellow pad, yung binder nyo, tapos pens and ball pens, of course, tapos index card. Tapos, alam ko kailangan din ng mga one-by-one pictures. If meron kayo, mag-print na kayo nun para in case manghingi, meron na kayo naka-ready. And yeah, yun lang naman. And yeah, yun lang naman. Ano pa ba? Yun lang naman yung laman ng aking bag and yung I think essential sa pagka-college. So, I hope nakatulong pa rin ako kahit paano. And yeah, that's it for today's video. I hope you guys enjoyed. And if you reached this part of the video, comment down a purple heart since purple ang aking favorite. And yeah, thank you guys so much for watching and stay tuned for more vlogs soon. Detta loves you. Bye!